Impeng Negro ni Rogelio Sicat. Baka makikipag-away ka na naman, Impen. Tinig iyon ng kanyang ina. Nangangaral na naman. Mula sa kinatatalungkuang giray na batalan, saglit siyang napatigil sa paghuhugas ng mumo sa kamay. Hindi ho, paungol niyang tugon. Hindi ho, ginagad siya ng ina. Bayaan mo na nga sila kung papansin mo'y lagi kang mababasag ulo. May iba pang sinasabi ang kanyang ina, ngunit hindi na niya pinakinggan. Alam na niya ang mga iyon. Paulit-ulit na niyang naririnig. Nakukulili na ang kanyang tainga. Isinaboy niya ang tubig na nasa harap. Muli siyang tumabo. Isinawak niya ang kamay, pinagkiskis ang mga palad at pagkaraay ng kilamos. Dumaan ka kay taba mamayang pag-uwi mo. Narinig niyang bili ng ina. Wala nang gata si boy. Ito ang pambili. Tumindig na siya. Nangihinamad at naghihikab na inuunat ang mahahabang kamay. Inaantok pa siya. Gusto pa niyang magbalik sa sulok na kanyang higaan. Ngunit kailangang lumakad na siya. Tatangaliin na naman bago siya makasahod at naroon na naman marahil si Ogor. Kahit siya ang nauna ay lagi siyang inuunahan ni Ogor sa pagsahod. Umingit ang sahig ng kanilang barong-barong nang siya'y pumasok. Nariyan sa kahon ang kamiseta mo. Sa sulok ng kanyang kaliwang matay, nasulyapan niya ang ina. Nakaupo ito, taas ang kaliwang paa, sa dulo ng halos dumapa ng bangko. Nakasandig ang ulo sa tagpiang dingding, nakalugay ang buhok. Bukas ang kupasing damit na giris, nakahantad ang laylay at tuyot na dibdib. Kalong nito ang kanyang kapatid na bunso, pinasususo. Mamaya baka umuwi ka na namang basag ang muka. Bahagya na niyang maulinigan ang ina. Nakatitig siya sa tatlo pa niyang kapatid. Sunod-sunod na nakatalungko ang mga ito sa isa pang bangkong nasa tagiliran ng nanggigimalmal na mesang kainan. Nagsisikain pa. Matagal na napako ang kanyang tingin kay Kano. Ang sumunod sa kanya. Maputi si Kano. Kaya ganito ang tawag dito sa kanilang pook. Kakutis ni Kano ang iba pa niyang kapatid. Marurusing ngunit mapuputi. May 7 taon na si Kano. Siya na may maglalabing 6 na. Payat siya ngunit mahahaba ang kanyang bias. Hinalungkat na niya ang kahong karton na itinuro ng ina. Magkakasama ang mga damit nila ni Kano, Boyet at Diding. Sa may ilalim, nakuha niya ang kulay lumot niyang kamiseta. Hinawakan niya iyon sa magkabilang terante. Itinaas, sinipat. Yan ang isuot mo. Parang nahulaan ng kanyang ina ang kanyang iniisip. Isinuot niya ang kamiseta. Lapat na lapat sa kanya ang kamisetang iyon noong bagong bili. Ngunit ngayon maluwag na. Nagmumukha siyang intsikbeho kapag suot iyon. Ngunit wala naman siyang maraming kamisetang maisusuot. Mahina ang kita ng kanyang ina sa paglalabada. Mahina rin ang kanyang kita sa pag-aagwador. Nagbalik siya sa batalan. Nang siya'y lumabas, pasanan niya ang kargahan. Tuloy-tuloy niyang tinungo ang hagdan. Si Ogor, Impen, pahabol na bini ng kanyang ina. Huwag mo nang papansinin. Naulinigan niya ang biling iyon at aywan kung dahil sa inaantok pa siya, muntik na siyang madapa ng matalisod sa nakausling bato sa may paana ng kanilang hagdan. Tuwing umagang mananaog siya upang umigib, pinagpapaalalahanan siya ng ina. Huwag daw siyang makikipagbabag. Huwag daw niyang papansinin si Ogor. Talaga raw gayon ito, basagulero. Lagi niyang isinasaisip ang mga biling ito. Ngunit sadya yatang hindi siya makapagtitimpi kapag naririnig niya ang masasakit na panunokso sa kanya sa gripo. Lalong-lalo na mula kay Ogor. Si Ogor, na kamakailan lamang ay bumabag sa kanya ang malimit magsisimula ng panunokso. Ang itim mo, Impen, itutokso nito. Kapatid mo ba si Kano? Sasabad ng isa sa mga nasa gripo. Sino ba talaga ang tatay mo? Sino pa? Isisingit ni Ogor. Di si Dikyam, sasambulat na ang nakabibinging tawanan. Pinakamatunog ang tawa ni Ogor. Si Ogor ang kinikilalang hari sa gripo. Noong una, sinasagot niya ang mga panunoksong ito. E ano kung maitim? Sasagot niya. Nanunuri ang mga mata at nakangising ikutan siya ni Ogor.
Pagkuhay, bigla na lamang nitong kakayurin ng hintuturo ang balat sa kanyang bato. Negrong negro ka nga, negro, dila nang didiring sasabihin ni Ogor. Magsusunuran ng manukso ang iba pang agwador, pati ang mga batang naroon. Tingnan mo ang buhok, kulot na kulot. Tingnan mo ang ilong, sarat na sarat. Naku po ang nguso na mamalirong. Sa katagalan, natanggap na niya ang panunuksong ito. Iyon ang totoo, sinasabi niya sa sarili. Negro nga siya. Ano kung negro? Ngunit napapikit siya. Ang tatay niya isang sundalong negro na nang maging anak siya ay biglang nawala sa Pilipinas. Ang panunuksong hindi niya matanggap at siyang ang pinagmula ng nakaraan nilang pagbababag ni Ogor ay ang sinabi nito tungkol sa kanyang ina. Gayon nga kaya kasama ang kanyang ina. Sari-sari ang magiging kapatid ni Negro, sinabi ni Ogor. Baka makatatlo pa ang kanyang nanay ngayon. Noong kabuntisan ng kanyang ina sa kapatid niyang bunso ay iniwan ito ng asawa. Hindi malaman kung saan nagsuot. At noon, higit kailanman, naging hamak sila sa pagtingin ng lahat. Matagal-tagal ding hindi naglabada ang kanyang ina. Nahihiyang lumabas sa kanilang barong-barong. Siya ang nagpatuloy sa pag-aagwador at siya ang napagtuunan ng sari-saring panunukso. Natandaan niya ang mga panunuksong iyon at mula noon, nagsimula ng umalimpuyo sa kanyang dibdib ang dati binhi lamang ng isang paghihimagsik. Nagsusumigaw na paghihimagsik sa puok na iyong ayaw magbigay sa kanila ng pagkakataong makagitaw at mabuhay ng payapa. Sariwa pa ang nangyaring pakikipagbabag niya kay Ogor. Naiisip ni Impen habang tinatalunton niya ang mabatong daan patungo sa gripo. Mula sa bintana ng mga barong-barong, nakikita niyang nagsusulputan ang ulo ng mga bata. Itinuturo siya ng mga iyon. Sa kanya rin napapatingin ang matatanda. Walang sinasabi ang mga ito. Ngunit sa mga mata, sa galaw ng mga labi, nabasa niya ang sinisigaw ng mga paslit. Negro. Napatungo na lamang siya. Natatanaw na niya ngayon ang gripo. Sa malamig ngunit maliwanag ng sikat ng araw, nakikita na niya ang langkay ng mga agwador. Nagkakatipon-tipon ang mga ito. Nagkakatuwaan. Naghaharutan. Sa langkay na iyon ay kilalang kilala niya ang anyo ni Ogor. Paano niya malilimutan si Ogor? Sa mulat-mula pa, itinuring na siya nitong kaaway. Di kailanman binigyan ng pagkakataong maging kaibigan. Halos kasing gulang niya si Ogor, ngunit higit na matipuno ang katawan nito. Malakas si Ogor. Tuwid ang tindig nito at halos hindi yumuyuko kahit may pasambal din ng tubig. Tila sino mang masasalubong sa daan ay kayang-kayang sagasaan. Nang marating niya ang gripo, ay tungo ang ulong tinungo niya ang hulihan ng pila. Marahan niyang inalis sa pagkakawit ang mga balde. Sa sarili, nausal niyang sana'y huwag siya ang maging paksa ng paghaharutan at pagkakatuwaan ng mga agwador. Nakakaanim na karga na si Impen. May 60 sentimos ng kumakalansing sa bulsa ng kutod niyang maong. May isa pang nagpapaigib sa kanya, 10 sentimos na naman. Kapag tag-araw ay malaki-laki rin ang kinikita ng mga agwador. Mahina ang tulo ng tubig sa kanilang puok at bihira ang may poso. Tanghali na akong makauuwi nito. Nausal niya habang binibilang sa mata ang mga nakapilang balde. Maluwag ang parisukat ng sementong kinatitirikan ng gripo at ang dulo ng pilay nasa labas pa niyon. Di kalayuan sa gripo ay may isang tindahan. Sa kalawanging medya agwa niyon ay nakasilong ang iba pang agwador. May nagubad na ng damit at isinampay na lamang sa balikat. May nagpapaypay, may kumakain ng halo-halo. Sa pangkat na iyon ay kay Ogor na agad natutok ang kanyang tingin. Pinilit niyang supilin ang hangaring makasilong. Naroon sa tindahan si Ogor, hubad-baro at ngumingisi. Mauupo na lamang siya sa kanyang balde. Mabuti pa roon, kahit nakabilad sa init, pasasaan ba't di iikli ang pila, naisip niya. Makasasahod din ako. Kasalukuyan siyang nagtitiis sa init nang may maulinigan siyang siga mula sa tindahan. Hoy negro, sumilong ka, baka ka pumuti. Si Ogor iyon. Kahit hindi siya lumingon, para na niyang nakita si Ogor. Nakangisi at nanunukso na naman. Negro, muli niyang narinig. Sumilong ka sabi eh, baka ka masunog. Malakas ang narinig niyang tawanan, hindi pa rin siya lumilingon. Tila wala siyang naririnig.
Nakatingin siya sa nakasahod na balde, ngunit ang naiisip niya ay ang bilin ng ina na huwag na niyang papansinin si Ogor. Bakit nga ba niya papansinin si Ogor? Tinigilan naman ni Ogor ang panunukso. Hindi pa rin siya umaalis sa kinauupo ang balde. At habang umiisod ang pila, nararamdaman niyang lalong umiinit ang sikat ng araw. Sa paligid ng balde, nakikita niya ang kanyang anino. Tumingala siya ngunit siya'y nasilaw. Nangahapdi at waring nasusunog ang kanyang balat. Tila ibig nang matuklap ang balat sa kanyang batok, likod at balikat. Namumuo ang pawis sa kanyang anit at sa ibabaw ng kanyang muso. May butil na rin ang pawis sa kanyang ilong. Itinaas niya ang tirante ng kamiseta. Hinipan-hipan niya ang manipis na dibdib. Di natagalan, isinawak niya ang kamay sa nalalabing tubig sa balde. Una niyang binasa ang batok. Kay lamig at kay sarap ng tubig sa kanyang batok. Malamig. Binasa niya ang ulo. Kinskus niya ang kanyang buhok at nabasa pati ang kanyang anit. Binasa niya ang balikat, ang mga bisig. May nadama siyang ginhawa, ngunit pansamantala lamang iyon. Di nagtagal, muli niyang naramdaman na tila nangangalirang na naman ang kanyang balat. Kay hapdi na kanyang batok at balikat. Negro! Napatawid siya sa pagkakaupo ng marinig iyon. Nasa likuran lamang niya ang nagsasalita. Si Ogor, huwag ka na magbibilad, doon ka sa lamig. Pagkakataon na ni Ogor upang sumahod, at habang itinatapat nito ang balde sa gripo, muli niyang nakita na giningisian siya nito. Napakatagal sa kanya ang pagkapuno ng mga balde ni Ogor. Napabuntong hininga siya nang makitang kinakawitan na ni Ogor ang mga balde. Sa wakas, aalis na si Ogor. Naisip niya, aalis na si Ogor. Huwag na sana siyang bumalik. May galak na sumusunod sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang pagkapuno ng sinundang balde. Susunod na siya, makakasahod na siya, makakasahod na rin ako, sabi niya sa sarili. Pagkaraan ng kargang iyon ay uuwi na siya. Daraan pa nga pala siya kay taba, bibili ng gatas. Tatapwa, pag-alis ng hinihintay niyang mapunong balde at isasahod na lamang ang sa kanya, ay isang mabigat at makapangyarihang kamay ang biglang pumatong sa kanyang balikat. Si Ogor ang kanyang natingala. Malapit lamang pala ang pinaghatidan nito ng tubig. Gutom na ako, negro, sabi ni Ogor. Ako muna. Pautos iyon. Iginitgit ni Ogor ang bitbit na balde at kumalantog ang kanilang mga balde. Iginitgit din niya ang sa kanya. Bahagya nga lamang at takot na paggitgit. Kadarating mo pa lamang, Ogor. Nais niyang itutol. Kangina pa ako nakapila rito ah. Ako muna sabi eh, giit ni Ogor. Bantulot niyang binawi ang balde. Nakatingin pa rin kay Ogor. Tinaob niya ang kaunting nasahod na balde at ang tubig ay gumapang sa semento at umabot sa kanilang mga paa ni Ogor. Uuwi na ako, bulong niya sa sarili. Uuwi na ako. Mamaya na lang ako iigib uli. Nakatingin sa araw, humakbang siya upang kunin ang pingga. Ngunit sa paghakbang na iyon, bigla siyang pinatid ni Ogor. Ano pa ba ang binubulong mo? Hindi na niya narinig iyon. Nabuwal siya. Tumama ang kanan niyang pisngi sa labi ng nabitawang balde. Napasigaw siya. Malakas. Napaluhod siya sa madulas na semento. Kagyat na bumaha ang nakaliliyong dilim sa kanyang utak. Habang nakaluhod, dalawang kamay niyang tinutop ang pisngi. Takot, nanginginig ang kanyang mga daliri. Dahan-dahan niyang iniangat iyon, basa, mapula, dugo. Nang hilakbot siya, sa loob ng isang saglit, hindi niya maulit na salatin ang biyak na pisngi. Mangiyak-ngiyak siya. Ogor! Ogor! Nakatingala siya kay Ogor. Mahigpit na kinukuyom ang mga palad. Kumikinig ang kanyang ulo at nangangalit ang kanyang ngipin. Ogor! Sa wakas ay naisigaw niya. Hindi minabuti ni Ogor ang kanyang pagsigaw. Sinipa siya nito. Gumulong siya. Buwal ang lahat ng baldeng na lalabi sa pila. Nagkalugkugan. Nakarinig siya ng tawanan. At samantalang nakadapa, unti-unting nabuo sa walang malamang sulingan niyang mga mata ang mga paang alikabukin. Paparami iyon at pumapaligid sa kanya. Bigla siyang bumaliktad. Nakita niya ang naguhumindig na anyo ni Ogor. Nakaakma ang mga bisig. Ogor! Tumawa ng malakas si Ogor. Humihingal at nakangangang napapikit siya. Pumuslit ang luha sa sulok ng kanyang mga mata.
Nasa ganito siyang kalagayan nang bigla niyang maramdaman ang isang ubod lakas na sipa sa kanyang pigi. Napasigaw siya. Umiiyak siyang gumulong sa basa at madulas na semento. Namimilipit siya. Tanga ng sinipang pigi. Ang buong anyo ng nakaangat niyang mukay, larawan ng matinding sakit. Matagal din bago napawi ang paninigas ng kanyang pigi. Humihingal siya. Malikot ang kanyang mga mata nang siya'y bumangon at itukod ang mga kamay sa semento. Si Ogor, sa mulat-mula pa'y itinuring na siya nitong kaaway. Bakit siya ginaganoon ni Ogor? Kumikinig ang kanyang katawan, sa puot, sa naglalatang na puot. At nang makita niyang muling aangat ang kanang paa ni Ogor, upang sipain siyang muli, itila nauulol na asong sinunggaban niya iyon at niyakap at kinagat. Bumagsak ang nawalan na panimbang na si Ogor. Nagyakap sila, pagulong-gulong, hindi siya bumibitiw. Nang siya'y mapaibabaw, sinunod-sunod niya, dagok, 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 pahalipaw, papaluka, papatay. Sa pook na iyon, sa nakakarimarim na pook na iyon, aba ang pagtingin sa kanila. Maruming babae ang kanyang ina, sari-sari ang anak, at siya isang maitim hamak na negro. Papatayin niya si Ogor, papatayin, papatayin. Dagok, dagok, dagok. Nag-uumigting ang kanyang mga ugat. Tila aso nagpipilit makapaibabaw si Ogor. Tila bakal na kumakapit ang mga kamay. Sa isang iglap, siya naman ang napailalim. Dagok, dagok. Nagpipihit siya. Tatagilid, naiiri, muling matitihaya. Hindi niya naiilagan ang dagok ni Ogor. Nasisilaw siya sa araw. Ipikit siya. Mangungudgod siya. Mahahalik sa lupa. Ngunit wala siyang nararamdamang sakit. Wala siyang nararamdamang sakit. Kakatatlo ng asawa si inay. Si Kano, si Boyet, si Tiding. At siya, negro, negro, negro. Sa mga dagok ni Ogor, tila nasasalinan pa siya ng lakas. Igla, ubod lakas at nag-uumiri siyang umigtad. Napailalim si Ogor. Nahantad ang mga mukha ni Ogor. Dagok, bayo. Dagok, bayo. Dagok, bayo. Dagok. Kahit saan, sa dibdib, sa muka, dagok, bayo, dagok, bayo, dagok, dagok, dagok. Mahina na si Ogor, lupay-pay na. Nalalaglag na ang nagsasanggang kamay. Humihingal na rin siya, humahagok. Ngunit nagliliyab pa rin ang puot sa kanyang mga mata. Dagok, papaluka, dagok, bayo, dagok, bayo, dagok. Gumagalaw-galaw ang sabog na labi ni Ogor. Impen! Muli niyang tinaas ang kamay. Impen! Halos hindi niya narinig ang halinghing ni Ogor. Impen! Suko na ako! Suko na ako! Naibaba niya ang nakataas na kamay. Napasuko niya si Ogor. Napatingala siya, abot-abot ang paghingal. Makaraan ng ilang sandali, dahan-dahan at nanlalambot siyang tumindig. Nakatuon ang mga mata kay Ogor. Wasak ang kanyang kamiseta at duguan ang kanyang likod. Nabasa ng dugo't lupa ang kanyang nguso. Maraming sandaling walang nangahas magsalita. Walang makakibo sa mga agwador. Hindi makapaniwala ang lahat. Lahat ay nakatingin sa kanya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga nakapaligid sa kanya. Walang pagtutol sa mga mata ng mga ito. Ang nababakas niya ay paghanga. Ang nakita niya ay pangingimi. Pinangingimian siya. May luha siya sa mata, ngunit may galak siyang nadama. Luwalhati. Hinagod-hagod niya ang mga kamao. Nadama niya ang bagong tuklas na lakas na iyon. Ang tibay, ang tatag, ang kapangyarihan. Muli niyang tiningnan ang nakabulagtang si Ogor. Pagkaraay nakapikit at buka ang labing nag-angat siya ng muka. Sa matinding sikat ng araw, tila siya ang mandirigmang sugatan, ngunit matatag na nakatindig sa pinagwagihang larangan.